Magandang tanghali po sa inyo lahat, mga set lovers, mga idol, mga mista. Isang mapagpalang tanghali sa inyong lahat. Mayroon lang akong gustong ano sa inyo, mga set lovers. Mayroon sana akong, hindi naman sana, mayroon ako talagang ibibigay sa inyo na tip tungkol po sa kung titingnan mo ang isang manok na panabong, mayroon kasing iba't ibang aspeto ang paa ng manok. Ito ang dahilan na iti-tape ko sa inyo, pero hiniling ko sa inyo na subscribe, like, and share. Huwag kayong magsawa, mga idol, sa akin, sapagkat kung magtatanong kayo kung mayroon na akong kwan, wala. Pero nagtatyaga pa rin ako kasi nasisiyahan ako sa ganitong sistema ng aking pagba-tutorial sa inyo, pagba-vlog. Ito ay makatotohanan. Ang mayroon kasing manok, mga idol, mga sweet lovers, na kung tingnan mo yung anggulo ng kanyang mga paa, normal siya kung tingnan. Pag hilahin mo siya, normal. Pag i-bend mo pa ganon, normal pa rin siya. Kahit na ipayuko mo ganon, normal. Hilahin mo, normal. Hindi siya kiling, hindi naman siya tighaya, hindi naman siya kaltis, hindi naman siya piki. Normal. Pero ito, tip ko sa inyo, mga idol, mga mista, mga sweet lovers, mga baguhan. Mayroong normal ang paa na kung titingnan mo siya, napakagandang aplastadahan. Pero ang prokto niya pasok. Dapat na sana mapanood nyo to. Ano ang dapat gawin? Normal ang paa, pero ang prokto naman niya pasok. Hindi siya sakang, hindi siya piki, hindi nakatagilid yung paa niya, hindi nakatagilid, hindi naman siya nakatigaya. Normal. Straight yung paa niya, balansyado ang paa niya, balansyadong balansyado, hilahin mo, normal, i-bend mo payuko, i-bend mo payuko, normal. Pero yung prokto niya pasok, pumasok yung prokto. So sa papaanong paraan mo magagawa ng solusyon? Kasi nga, pag ipatayo mo na ang manok, papasok yung prokto. Papasok na doon sa paeskwala na siya, paeskwalado na siya, pabalagbag. Ang gagawin mo, mga idol, mga sweet lovers, mga mista, idikit mo yung tari. Yung armas mo, idikit mo sa prokto. Idikit mo siyang ganyan, no? Pero maglagay ka ng allowance na ganyan sa baba na para hindi masaktan yung... Kasi pag isdikit mo siya masyado, may posibilidad siya makingking siya yung... Anong tawag niyan? Mga ilang minuto lang yan, itataas na niya yan yung kuha niya, yung paa niya, kasi nga may posibilidad na tutukain niya yan kasi nga madikit. Ang gagawin mo, kasi nga pasok yung paa, lalagyan mo siya ngayon ng huwag mong idikit. Huwag. I-clearance mo siya ng ganyan, no? Yan. Huwag yung dikit. I-clearance mo siya ng ganyan. At pagkatapos, kailangan yung doon, yung ito, yung kwanja, yan. Sa baba, medyo nakaawang konti sa baba, pero ito dikit sa taas. Bakit? Huwag naman yung masyadong, yung prokto niya, dinikit mo ng ganyan na tinulak mo na, hindi. Yung normal na pasok niya prokto, doon mo lang siya ilalapat sa taas. Yung ganyan, nakaawang sa baba, ng konti, nakaawang para hindi dumikit, para hindi masaktan yung manok, yung prokto niya, at saka nakadikit siya ng konti dito, na hindi naman siya na nandikit naman masyado. Nakaganyan. Pagyapak niyan sa lupa, sweet lovers, nakasunod na yun doon sa prokto niya. Wala siyang victory na malaki, wala.
Hindi siya nakabiktory. Bakit? Kasi nga, dinikit mo na sa prokto. Yung prokto niya, yun yung sino nasusunda na nung armas mo. Yung prokto, doon na nakabase yung, halimbawa, ito na yung ano na prokto, dito na namabayba yung dulo ng kuan mo. Kasi nga, kapag ipatayo mo na yung manok, pag once na ipatayo mo siya, nakasunod na yun siya doon. Kung lagyan mo pa siya victory, pag tayo ng manok, nakagano na doon sa paa yung talim. Hiwa na to. Bakit? Pasok yung prokto. Normal lang paa niya. Pasok. Kabilang tip sa inyo, idikit mo yung sa taas, nakaawang sa baba na konti. Na hindi naman siya nakadakita ganoon. Nakaawang siyang konti. Nakaawang ganyan o. Yan, nakaganyan. Nakaawang konti. Nakaawang konti ba? Yan o. Kasi ito yung normal niya eh. Ito yung normal niya pumasok eh. Normal yung paa niya, diretso. Kahit anong gawin mo, pag twist-twist, normal talaga siya. Pero yung prokto niya pumasok. May ganun mga idol. Kaya kung napapansin nyo, mayroon siguro kayong naging karanasan na, uy, bakit ganito na naglagay ka ng victory? Hindi mo napapansin, normal naman to. Normal ang plastada ko. Pero bakit paglapag ko sa lupa, nagsapid-sapid na yung manok, nagsapid-sapid na. Kaya pag signal, wa, yung tawang makaigo. Makaigo gang gamay ra kayo. The place. Nga naman, kaya imo manggi ang pasok na yung ang prokto niya, pagkatapos naglagay ka pa ng victory, wala na. Pero kapag kaawangan mo lang siya ng konti, ito yung prokto niya na pumasok, tapos idikit mo siyang ganyan, no? Awang sa baba, awang. Dito, awang. Doon sa taas ang nakadikit na ganyan, no? Bali, nakaganyan yan siya. Yan, o. No? Awang sa, ano, hindi siya nakaganon. Kasi nga, masasaktan to. Dapat, nakaganon lang siya. May awang sa konti. Lagyan mo siyang awang na konti. Doon sa baba. Tapos sa dulo ng prokto, doon mo na nakadikit yung tari. Yung armas, doon nakadikit. Taka ganyan, no? Nakaawang siya. Konti lang awang, konti. Tapos dito nakadikit. Huwag naman yung dikit na dikit na gano'n na yung prokto niya. Hindi, kasi pang-atras to eh, pang-atras. Sinusundan mo lang to yung dulo nito. Yung dulo nito, yun ang nakasunod. Para bawat palo, parap, pero naka-one shot tilit. Huwag ilagi yung tandaan, naka-one shot tilit ka dapat. Para pagpapapapapap. Kaya meron nagpaturo dito sa akin, mga idol, mga suit lovers, natuwa siya eh. Kasi nga, ang kanyang manok, natabla. Kasi napagod na yung manok niya eh, napagod na. Pagod na rin yung kabila. Wala silang masyadong patama. Kasi may problema rin yung kabila yata pagka-plastada. Ang sa kanya kasi, malaki yung pagka-victory niya. Eh, nagtaka siya, bakit normal daw namang paa, normal. Pero bakit daw, paglapag daw niya, bakit nakabiktory ng malaki? Nagulat daw siya, maganda naman yung pagkuha niya. Hindi niya napansin na yung paa ng manok normal, hindi tigaya, hindi naman piki, hindi naman sakang, hindi naman kaltis, hindi naman nakatagilid, normal. Pero hindi niya alam yung prokto pumasok. Pumasok to. Eh, naglagay pa siya ng victory. Eh, yung tari niya, nakasitting 1 o'clock pa. Naglagay pa siya ng victory. Anong mangyari? Ilang percentage ang killing? Grabe. Pumasok ang prokto. Pasok. Naglagay pa siya ng victory. Itong tari, naka 1 o'clock pa itong tari. Paano na? Pero kung ito naka-1 o'clock tapos dinikit mo siyang ganyan sa dulo, pagyapak pa sa lupa, naka-1245 yan. Oo. Oh, kasi nga, yung ito pasok na, sinundan mo lang to. Sinundan mo lang to. Naka-1245 na yan.
pumasok na to eh. Hindi ka na naglagay ng victory. Inangatan mo sa ilalim. Angat ang sa ilalim, dikit sa taas. Diyan na makuha nyo to, mga idol, mga sweet lovers.